EA Vlog as Noobie Rider. General Community Quarantine. Ano nga ba nagbago? Ano nga bang meron? Ano nga bang nawala? Ito ay isang vlog gamit ang aking bike dahil general quarantine na, at sana panoorin nyo ito and enjoy. May ito ngayon, isang araw makalipas ideklara ang piling mga probinsya bilang General Community Quarantine o mas kilala bilang GCQ. Labas muna mula sa matagal na pagkakakubli sa loob ng tahanan. Isang buwan mahigit na natili ang naghintay sa ganitong pagkakataon. Tapos na ang anihan. Sa Bukirin, tumubo na rin ang balatong kumunggo na pwede nang anihin sa bayan ko. Gusto ko lang masubukang muli maging malaya sa Pilipinas na aking mahal, sa lupang aking sinilangan, pagkatapos kong makulong sa takot ng pandemya, sa takot na dalhin ito sa posibilidad na mangyari sa akin, sampo ng aking pamilya mula sa aming baryo. Wala sa bahay, ganun naman, di ba? Pag sa baryo ka nakatira, walang masyadong sasakyan, tahimik. Ngunit ating alamin, ano nga ba ang meron sa sentro ng bayan, sa merkado? Makakakita ka na ng mga ngilan-ngilan na naglalakad paroon at parito, nakapayong proteksyon sa init na dala ng inang araw. Medyo marami na ang mga sasakyan. Ngunit tignan natin sa mismong palmilihang bayan. Hindi pala, mali ako. Alas 9 ng umaga at napakaraming tao at sasakyan sa labas ng palengke. Hirap na gumalaw, mabagal, dapat maging maingat. Teka, ano to? Traffic? Sa bayan ko? Seryoso ba? Mukha yatang nakakapagtaka at nakakapanibago. Nakakamangha. Nakakabilib. Gaya na lang ng batang nakadilaw na damit na di na mawala at dumikit ang mata sa akin. Teka lang, ano to? May truck? May malaking truck na nakapasok sa vicinity ng palengke. Nakabalagbag at siyang sanhi ng kumpulan at mabagal na usad. Pero bakit? Teka lang. Diba, bawal sa ganitong oras? Paanong nakapasok yan? At wow, tama ba itong nakikita ko? May poso? May poso nga ba? Oo, tama ako. May poso nga. Ba't sila nakatayo? Ay, nagbaman doon ng traffic. Talaga ba? Kung ganun, bakit may truck na nakapasok? Truck man sa ganitong oras, ha? Di ba nila alam yun? Di ba sila nasabihan? Ba't hinayang makapasok? Pero hayaan na. Hayaan na kung ano man ang dahilan nila. Sa kanila na yun, di ako interesado. Ang alam ko lang, ang bawal ay bawal. At bawal ang mga truck sa paikot ng palengke sa ganitong oras. Magulo na sa bayan na parabang COVID-free na ang Pinas. May mga pasaway pa din. Ngunit sa parke ay wala akong makikitang tambay. Ako? Ito, papunta sa isel ko para magreklamo. Labis akong nagtataka sa bigla ang pagdoble ng bill namin sa kuryente. Oo, tama. Pagdoble. Hindi lang basta-basta pagtaas.
ngunit ito ay nadoble at higit pa. Mula sa 1,900 hanggang 2,100 sa mga buwan na lumipas, ito ay pumalo sa mahigit na 4,600 piso, samantalang hindi naman nadoble ang appliances namin. Lagi ding walang tao sa bahay dahil frontliners kami at laging nasa palengke. Kinuha ko na din tong pagkakataon para makalabas muna saglit, para makapag-isip-isip, para muling madampian ng hangin na may kasamang init galing sa araw ang aking katawan. Magpapagasolina muna ako, baka maubusan ako mamaya sa daan at magtulak. Habang nagpapagasolina, balik tayo sa sinasabi ko. Tulog, kain, workout, video, edit, nood at scroll sa FB ang ginawa ko sa lumipas na buwan. Namiss kong mag-scroll gamit ang aking bike at makaramdam ng kalikasan, hangin, usok, ingay, kalsada at iba pa. Mula sa aming tahanan, nakikibalita na lang ako sa nangyayari sa mundo gamit ang social media at mainstream media. Sa loob ng isang buwan, isang biglaang pagbabago ang naganap. Nagsara halos lahat ng establishmento at nahinto ang mga negosyo. Maraming nalugi, madaming naghigpit ng sintron, madaming nagtiis, at madami din ang namantala. Alcohol, oo alcohol, na di masyadong pinapansin ng karamihan. Ngayon ay isa ng lubos na pangangailangan. Nagkakaubusan na nito. Hinagad ng lahat. Subalit, sa kabila ng pandemyang pinagdadaanan, ay may mga tao na talagang sagad sa buto ang kasakiman. Namimili ng marami sandamakmak pagkatapos ibibenta ng doble. Kundi ba naman mga sakim sa pera? Pagkain, gutom, yan ang sigaw ng bayan. Halos ibigay na ng gobyerno pati ang kanyang brason dahil di kinaya ng pagbubukas palad. Bigas, delata, manok at iba pa. Ipinamumudmud, ultimo pera. Pera? Oo, pera. Ang ugat ng kasalanan, sabi nila. Ngunit pera nga ba ang problema? O tayong tao na sakim na? Kaliwat kanan, pasasalamat at reklamo ang nababasa ko. Nakikita ko. Salamat sa nagbigay, sabi ng iba. Paano naman kami? Bakit wala? Hiyaw ng iba. Pera daw. Para sa mahirap, nasaan na? Pera na naging sanhi ng away at inggit. Pagkakagulo at sikalot. May nauuwi pa sa saksakan nung makita ko sa Facebook. Pero tapos na yun. Sa ibang probinsya, dahil ECQ na. Pero hindi pa ito ang normal. Madami nang nagbalik sa kabuhayan nila. Ang mga working class susubukang bumawi sa panahong nasayang. Muling kakayod, muling magpapagal, muling mag-iipon. At yung mga nakatanggap ng tulong ng ayuda ay ayun, balik na din sa normal. Ha! Biro lang. Walang normal sa kanila. Simula't sa pool, ganun pa din sila. Tatambay, magsasabog, magsusugal, pero sige. Doon sila masaya eh. Balik tayo sa GCQ. Tulad ng nasabi ko kanina, ay balik na halos lahat ng trabaho. Ngunit, may tuntunin pa ding dapat sundin. Una, kung ikaw ay tagabayan ng San Mateo at nagtratrabaho sa ibang bayan o sa labas nito, ay hindi mo na kailangan ng travel pass.
company ID na lang ang kailangang ipakita. At working pass kung wala kang ID galing sa mga boss mo. Exempted din kayo sa PR at age requirement. Kung lalabas ka naman at hindi ka empleyado, kailangan mo ng travel pass requirement, GCQ pass mula sa barangay, at health certificate mula sa RHO na COVID free ka na. Libre lang yun, huwag mag-alala. At hinala ko, sa akin lang ha, gumitan ka lang naman ng thermal scanner para makita kung may lagnat ka. Travel pass, at higit sa lahat, travel pass mula sa munisipyo. Uulitin ko, ang mga kailangan mo kung nais mong lumbas at ikay hindi empleyado, GCQ mula sa barangay, health certificate mula sa RHO, at travel pass mula sa munisipyo. Subalit, dapat ay nasa edad 21 hanggang 59 anyos ka. At dapat pa ding sumunod sa 8 PM to 5 AM curfew hours. At eto pa, meron na ding pakulo si Senator Bongo sa Balik Provincia Program. Di pa ito naaaprubahan ng Kongreso, pero sa aking kaalaman, sa akin lang ha, ito ay isang programa na babalik sa probinsya ng mga taga-probinsyang nagtatrabaho sa Metro Manila para daw mabawasan ang mga tao doon. Kasi daw masyado ng maraming tao, kaya daw madaling kumalat yung virus sa Metro Manila. At sa eskwelahan, wala pang balita. Wala pang konkretong anunsyo ang mga paaralan. Kung may requirement bang kailangan ipasa, o automatic nang graduate ka na, o sa pasukan ay nasa ibang baitang ka na, o ganun pa rin. Sa panahong ito, ay umingay din sa social media ang tungkol sa PhilHealth, o mas kilala ngayon bilang PhilWealth. Maraming reklamo, maraming umalma, maraming umangal na mga OFW na nagpapagal sa ibang bansa. Bakit ganun naman daw ang sigaw nila? Wari daw sila ay gagawing milking cow ng PhilWealth dahil biglang tumaas ang contribution nila. At kung ano man ang kalalabasan ay atin na lamang abangan. Patuloy pa ding tumutulong ang mga may kabutihang loob gaya nila Idol Francis Leo Marcos sa mahihirap na nagpapamudmod ng pera, bigas at pagkain. At marami sila. Ngunit kasabay din dito ang mga nangungulimbat sa pera at kaban ng bayan. Marami rin sila. Madami pa sana akong gustong ihanash. Pero mahaba-haba na rin ang nalakbay natin. Marami-rami na rin ang litanya ko. Nagsisimula na rin mangawit ang aking kamay. Kaya hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muling pagbiyahe ko, isasama ko ulit kayo. Muli, ito ay sa EA Vlogs. At ako si Noobie Rider.